The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Thank you. Good morning, Brad Jeff. And muli mula sa aming kaibuturan ng aming mga puso, salamat sa iyong sakripisyo sa programang ito. Brad Jeff, go ahead. Good morning. Good morning. Brad. Of course, it's not a sacrifice for me. It's an honor. Thank you. To serve with you in serving the people. Iyon, no? Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay. Sige. So, ganda ng t-shirt mo, ha? Ano yan? Hang 10? Ang old school ng hang 10. Mura yung... Mura sa Taiwan yung hang 10. Oo. Crispa to 10. Yung may dalawang paa. Crispa. Yung hang 10. Okay. Sige. May dalawang paa, di ba yung hang 10? Tatanong ko lang naman. Alam mo, Ted. Hang 10. Na-realize ko lang, Ted, hindi natin kailangan ng mga branded or mahaling damit. Nasa nagdadala talaga. Totoo. Yun lang na-realize ko, for 47 years. Nasa nagdadala. Sabi niya, hindi kailangan ng mamahalin at branded. Sa totoo lang, hindi nyo kailangan bumili. Magantay kayo ng bigay. Kasi pag sinuot nyo na yan, hindi mahahalatang bigay yan. Ako hindi man ako maselan eh. Ako talaga, nag-waiting lang ako. Hindi ako maselan. Good morning po sa mga taga-Jog at Lee. Waiting lang ako sa bigay. USPA, Tribal, lahat. Good morning po. We maganda love it. Umaga po. Thank you. Ako kay Ma'am Dina Aquino lang ako naghihintay. Okay na ako. Dina, thank you. Sige. So Brad Jeff, good morning kay Manong Toots, kay Ate Nati Ocampo Versosa, opo kay Maring Helen Lim at saka kay Maring Yoli, kay Ma'am Aida Chua, ito yung ating mga suki po, lagi nanonood rin po at inaabangan ang segment na ito. Sa lahat po ng ating mga suki na mga seniors, maging kay Dr. Victoriano, good morning Doc Vic. Okay, go Brad. All right. Nakalimutan mo si Consul. Consul, ano lang to, props lang to liquid ko. Anyway. Magulat na naman, bago to Ted, no? Ano yan? Saging, ano? Sa likod mo? Dahon ng saging na hindi gumagalaw. Parang kulang sa dilig yata yan. Bulok na yung nasa kanan. Kulang sa dilig. Sige. Okay. Okay, bro. Anyway, Ted. Marami rin may birthday ngayon. Ako po, si Kuya Renz Villanueva, yung misis niya si Bing, pinababate, no? Lagi nakatuon sa atin to, Ted. And of course, si Winrich Ortega ng USANA. Yung nanay naman niya si Ate Zenny. Happy birthday daw, Winrich. Okay? So, Ted, ako lang, ano, pag Monday, we want to start na thanking the Lord. Kaya TGIM ang ating theme pag Monday. Thank God it's Monday. Magpasalamat po tayo at tayo ay may trabaho. Of course, pagdasal natin mamaya yung mga naghahanap ng trabaho. Sa Colossians 3.23 o sa Tagalog, Colossas 3.23, anuman ang inyong ginagawa, sabi dito, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Maganda to, Ted. Himayin lang natin. Una-una na, sabi, anuman ang inyong ginagawa. Ted, hindi ibig sabihin kahit illegal, gawin mo lang para sa Diyos. He's talking about legal at moral. Okay? Kasi Ted, yung iba, hindi, para kay Lord naman to, magta-tights ako, magbibigay ako, pero illegal naman na gawain. Yung iba naman, legal, pero hindi naman moral. Tulad ngayon, na-mention mo, Ted, parang 2 weeks ago, baka illegalize yung online sabong. Naku po, huwag naman po sana. Okay? Pagka na-legalize yan, doesn't mean it's moral. Okay? Sa Amerika, legal ang abortion. It doesn't mean it is a moral thing to do. So, kaya, Ted, pag sinabing anuman ang yung ginagawa, we're talking of something na legal at moral sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Pangalawa, sabi, gawin ninyo ng inyong buong puso. Ibig sabihin po, put everything into it. Huwag tayo yung ningas kugon dahil bago lang sa trabaho, nagpapasikat sa boss, na nakasipsip ng konti, ikaw na paborito, and then petics na. Okay, huwag din po tayo mamili ng trabaho, lalo na sa mga panahon na to. Just be passionate sa work mo. Alam mo, Ted, na-realize ko lang, yung provision will always follow pagka passionate ka sa ginagawa mo. Minsan ang goal ng isang nagtatrabaho o negosyante, gusto ko yumaman. Mali. Dapat maging passionate ka in what you do. The blessing will follow. Be faithful, the fruitfulness will follow. I'm sure, Ted, for ilang puntaong dekada ka na nag-komentarista at sa radyo, it's your passion even before the provision follows. Maging the best security guard ka sa work mo, maging the best engineer, maging best commentator, just put extra mile. Sabi nga ni Zig Ziglar, I love this quote, Ted,
do more than you are being paid to do, and you'll eventually be paid more for what you do. Ibig sabihin niya, wag tayong parang nagpapalugi lagi, gusto mo lagi ayaw malugi, ito lang sa sweldo ko, ito lang bibigay kong trabaho. No. Go beyond the sweldo. Because eventually, yung sweldo mo will go beyond doon sa tinatrabaho mo. And then lastly, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ano ibig sabihin na ito, Ted? Sa isang verse sa Bible, in everything you do it for the glory of God. Ibig sabihin, yes, reporting tayo sa human bosses natin, pero tandaan po natin, ang Diyos ay laging nandyan, nagmamasid sa mga gawa natin, ready to bless us. So we will have the fear of the Lord. Kaya hindi ka mag-uwi ng coupon van o Xerox machine o ano man. Dahil alam mo na si Lord nandyan, para tayo nasa bahay ni Kuya, daming camera. We will work with integrity and with excellence pag alam natin na ang Diyos ang ating pinaninilbihan, pinagsisilbihan at hindi lamang ang ating mga boss na tao. Kakarangal ka ng pamilya mo kasi alam nila marangalang yung trabaho. Whether maliit ang sweldo or malaki, doesn't matter. Yung puso, what really matters. Tayo pa'y magdasal. Panginoon, salamat po sa verse na to na pinirimind mo kami na anuman ang aming ginagawa, gawin namin ng buong puso kasi ikaw ultimately ang aming pinaglilingkuran. Kahit hindi nakatingin ang boss namin, Lord, ikaw po Panginoon ay nandyan at nagmamasid kung kami ba ay magiging faithful sa 5,000 na sweldo para gawin mong eventualing 50,000, 100,000, 1,000,000, 1,000,000. Pero Lord, ang hinihanahanap mo ay aming faithfulness with the little so that you will bless us with more. Pero Lord, kung sa kakarampot, eh hindi na kami faithful, why will you entrust us with more? Kaya Panginoon, dinadalangin ko sa mga taong nagtatrabaho ngayon, bigyan niyo po sila ng faithfulness sa kanilang trabaho. Give their all. Lord, alam ko na ibe-bless mo pa sila with more. At sa mga kababayan namin na nawalan ng trabaho, dinadalangin namin, Lord, na sila ibigyan mo na ibang opportunity na kumita. Sa mga kababayan namin, sarado pa yung sektor ng kanilang trabaho, Lord, I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng sustenance o provision. Alam ko po, Panginoon, this pandemic will soon be over. Basta manalig lang kami sa iyo, kumapit at gawin ang aming nararapat na gawin. Salamat po sa pagkakataon ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, kami po'y dinggin ninyo sa aming pong panalangin. Tayo pong alagaan si Brad Jeff Eliscopides at ang kanyang pamilya, ang kanila pong simbahan at lahat ng lingkod ng simbahan ngayon po'y nakikinig po sa aming programa. Mahal na Panginoon, keep them protected always against this virus. And Lord, i-bless niyo po ang pagbimisyon naming lahat ng mga manggagawa ngayon pong araw na ito ng paggawa ng Lunes. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Salamat na marami. Thank you, Lord, sa araw na ito. Alright, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow, Tuesday. And I understand, ngayon ang birthday mo, Brad Jeff. Birthday mo, I'm sorry, day off mo pala. Sorry. Nagulat ako kasi wala akong regalo. Hindi pa. Day off pala ngayon ni Brad Jeff Eliscopides. Enjoy your day off, Pastor. Salamat. Para din natin, kaso umulan eh. Makang hindi natin maharap ang ating mga pinaghandaan. Oo nga, pero alam mo, Brad Jeff, kung sakasakali hindi ka makakapaglabada ngayon, i-check mo lang yung mga plansyahin mo. Okay. Meron pa rin pwedeng gawin. Meron pa rin. Oo. Sige. Oo. Salamat, Brad. Thank you. Alright. Sige, Ted. Pahabol ko lang. Si Ate Malu, pinagdadasal natin yung inyong anak na si Paula. Isagire. Okay. At saka yung nagpapasama si Justin din kanina. Si Justin James, Pastor, including natin sa mga prayers yung anak po ng isang listener namin. Si Justin James. Mahal na Panginoon, yakapin niyo po ang batang ito. Yes, Lord. And keep him protected and dampian niyo po ng inyong healing hand. Si Justin James. Amen. Amen. Sa lahat din po ng mga may karamdaman ngayon na nakikinig po sa aming programa, sana nga po makapagbigay ho kami sa inyo ng kahit papaano po ipagpalubag loob po no, sa inyo po nararamdaman. And we hope and pray that you be protected and you be healed as soon as possible. Thank you. All right, sige. So, Brad Jeff, catch you tomorrow. Yeah, ito po ang inyong daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you, Brad Jeff Eliscopides. Tomorrow po, 1 year na ho ang tambalang ito sa Radyo 5 at sa 1PH. Serve the people. Serve the people. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.